Maayong buntag, Uganda! Maayong buntag din sa mga kababayan natin sa Pilipinas, mga kababayan nating OFW, at mga iba't ibang parte ng mundo. Ayan, eto na naman po ang inyong tindera sa Africa, Pinay sa Uganda. I am Princess Higa. Okay guys, ngayong episode na to, marami pa rin akong nare-receive na mga katanungan at mga mensahe regarding dun sa ating huling episode about sa immigration of the Philippines, lalong-lalo na sa immigration dyan sa may NAIA Terminal 2. Pero since natapos na natin ang ating episode na yon, ngayon naman ang episode natin na to ay tungkol sa Philippine Airlines. Ano nga ba talaga ang naging parte ng Philippine Airlines sa naging issue o sa naging problema at naging horror story naming magpamilya dyan sa Pilipinas last month, specifically noong February 18 hanggang 19, 2023. Kasali na din sa episode na to yung naging important part ng Philippine Airlines simula nung natapos na yung insidente hanggang sa makauwi kami dito sa Uganda. Ayun. At syempre, hindi ko kakalimutan guys na isali din sa ating episode na to ang mga katanungan ng ibang mga followers natin at subscribers at yung mga nakapanood ng ating last episode regarding sa... So, simulan na natin guys. Unang-una sa lahat, gusto ko munang mag-reach out. Gusto kong ipaabot yung mensahe ko sa Philippine Airlines. I want to have a sincere thank you para sa inyo, sa lahat ng mga ginawa niyong assistance para sa akin at sa tatlo kong mga anak during our travel from General Santos City papunta ng Manila na NAIA Terminal 1. Yung parte ng Philippine Airlines sa last episode natin, katulad ng sinabi ko sa inyo, ay nag-reach out sa akin yung kanilang Head of Customer Service na si Sir Mac, ayan, at naglabas siya ng statement kung ano ba talaga yung totoong nangyari regarding sa mga Philippine Airlines staff na nasa Terminal 2 during February 18th to February 19th, 2023. At the same time, nagbigay din sa akin ng pahayag si Mr. Mac na Philippine Airlines are willing to cooperate sa investigations and they are willing to disclose the name of the female immigration officer na humarang sa asawa ko. At the same time, meron din po silang kopya ng CCTV kung saan nagpapakita kung ano ba talaga yung nangyari. Pero guys, I want you to understand na alone, hindi ko po pwedeng i-request lahat ng yan sa Philippine Airlines. Kailangan ko po ng lawyer para ma-request yung mga proof na magpapatunay kung ano ba talaga yung nangyari. Pero as you can see, katulad sa mga nilagay ko ng mga screenshot, last episode natin, pinakita ko sa inyo yung statement ng Philippine Airlines at tugmang-tugma naman talaga siya sa statement ng asawa ko. Alright, simulan natin yung kwento with Philippine Airlines noong February 19th, noong nakaalis na yung asawa ko. Ayan. Nung nakaalis na yung asawa ko ng February 19th, 2023, patuloy pa rin yung communication namin ni Sir Mac or maybe some of the other customer service ng Philippine Airlines via messages and via phone call. So, tumatawag sa akin si Sir Mac, pero those times na busy siya dahil sa mga meetings nila, meron pa rin nagre-reach out sa akin at nagre-respond through message. So, nagte-text-text lang kaming dalawa. During that time, nagsabi naman sa akin si Sir Mac na kung meron ba daw silang assistance na mai-offer para mas madali yung pag-uwi namin since hindi nga natuloy yung pagpasok at pagsundo ng asawa ko sa amin sa General Santos City. So, doon ako nag-voice out kasi during that time, Ang mahirap kasi guys, yung pabalik namin from General Santos City, pabalik ng Manila na NAIA Terminal 1, medyo tricky siya dahil number one, ang dami naming dala. Number two, nagsimula nang tumubo yung mga ngipin ni Chico. So parang nafe-feel ko na hindi siya magiging easy na travel for us. Number three, ang tagal po ng aming antayan dun sa may Manila na NAIA Terminal 1. Dahil po yung aming dating dun sa Manila na NAIA Terminal 2 ay 12 noon ng February 28. Pero po yung flight namin papunta po ng Uganda ay lilipat pa po kami sa Terminal 1 at the same time alas 8:35 pa po alas 8:35 pa po ng gabi yung susunod namin na flight. So kung bibilangin, nasa 6 hanggang 7 oras na antayan
kasama yung tatlong mga bata. So, naintindihan naman ni Sir Mac yung aking concern, kaya sabi niya ay magmi-meeting sila at hahanapan nila ng way kung paano nila ako ma-assist. At ayun na nga, after nilang mag-meeting by February 23, nag-message naman sa akin si Sir Mac na hinihingi niya na sa akin yung mga details ng mga flights namin mag-iina. At the same time, nagtanong din ako sa kanila if Philippine Airlines will do refund all the flights of my husband kasi hindi niya naman nagamit. So, ang part ko nun guys during that time na tinatanong sila is just a pure curiosity at gusto ko lang malaman kung meron ba talagang right na humingi ng refund for this kind of cases. So, during that time, hindi pa naka-respond ulit si Mr. Mac dahil nagmi-meeting yata din yung Philippine Airlines. But by February 26, 2023, Mr. Mac or the staff of Philippine Airlines confirmed to me by message, nag-text sila sa akin na they will actually refund the flight of Mr. Yiga, which is Manila to Hong Kong to Manila, around that is $119. At syempre, i-refund din daw nila yung Manila, Jensen, Manila na flight ng asawa ko, which is 7,356 pesos. Then finalo up ko na din guys yung assistance na pwede nilang mai-offer sa akin at sa tatlong mga bata during our flight kasi syempre that was February 26, 2 days na lang flight na namin pabalik ng Uganda. So on that day they also confirmed na mag-o-offer sila ng special handling para matulungan nako at ang mga bata at nang hindi kami mahirapan simula ng pagbaba namin sa airplane at paglipat namin sa terminal. So at this point guys, yung assistance na sinasabi sa akin ng Philippine Airlines, wala pa akong idea kung anong mangyayari kasi I've never had that kind of case before at hindi naman ako nakakakuha ng mga special assistance na yan sa mga airlines. So baka nagtatanong kayo guys, madam, bakit ka nang hihingi ng assistance? Yun nga po, na-mention ko na sa inyo, ang pagbalik po namin ng mga bata ay medyo tricky dahil nga matagal yung aming antayan at the same time, ang dami naming bagahing dala. Not to mention, Chico is not feeling well for that week dahil nga tumutubo yung mga ngipin niya. So ngayon guys, gusto kong ikwento sa inyo yung nangyari na assistance for our flight, February 27, 2023, meron ako na-receive na mga message confirmation from Philippine Airlines saying na merong mga tao na mag-a-assist sa amin from General Santos City to Manila. So February 28, we traveled to the airport as usual. Pumunta kami na mga 3 hours before the flight. Our flight was around 9 o'clock. And actually, nandun na kami sa airport ng mga 7:30 to alas 8 ng umaga. Pagdating pa lang namin sa General Santos City Airport, pagpasok pa lang namin guys sa may check-in area, meron na agad mga staff ng Philippine Airlines na alam na nadarating kami and alam na na kailangan namin ng assistance. Siguro nabigyan na sila ng heads up ng PAL please para ma-make sure na talagang maayos at mag-guide at ma-assist kami. So, during the check-in time, guys, hindi talaga ako nagbuhat. Hindi ako nagtulak ng cart, hindi ako nagbuhat. Kasi that time, hawak ko si Chico at saka tinutulak din namin yung stroller. Kasi syempre, yung stroller pwede kay Calbi at saka pwede kay Chico. So, ang ginagawa ko para mas madali kong ma-handle yung sitwasyon, nilalagay ko si Calbi sa upuan, pinapatulak ko kay Kuya Kahil, or si Chico at si Calbi talagang nakaupo sa stroller and then ako nabahala sa mga bagahe. Pero this time, meron talagang nag-assist sa amin sa stroller ng mga bag. Sorry, sa cart ng mga luggages. Sa kay Chico sa stroller, then si Kahil din. So during that time, nakatayo lang kami talaga dun sa may check-in area. Yung stroller, kinuha ng Philippine Airlines yung aming luggage cart. And then sila na din lahat guys. Sila na nag-weigh, sila na nagbuhat. Wala talaga ako ni isang kusing na karga sa bag. Wala talaga akong ginawa. Which, I want to mention to everyone, I am very grateful to Philippine Airlines for doing that kasi dun pa lang na feel ko na hindi mayroon pa akong energy para sa mga bata. The process was successful, everything was okay, the luggages had the right weight. Dinirect na nila kami dun sa scanning, papasok na dun sa my departure area ng flight namin papuntang Manila. It was a really nice gesture for Philippine Airlines. I really appreciated that. So, nung nag-aantay kami doon, ano naman talaga sila guys, yung parang from time to time, chine-check nila if okay kami. Around 9 o'clock, yung flight na namin, sabi ko nga sa Philippine Airlines, sabi nila mauuna na daw kaming pumasok dahil may mga bata. Pero like I always tell you guys, yung sabi ko sa inyo, when it comes to tips on flying with kids, pinipili ko talaga na magpahuli. As in, huling-huli. Yung kami na lang talaga yung natitira and then lilipad na yung eroplano. Para hindi nababagot yung mga bata. Kami kaming pumasok, by that time,
simula dun sa may tarmac, anong tawag mo dyan guys? Yung may ground, nalalakarin mo ng konti papuntang airplane. Merong parang apat na staff na tumulong. Ang isa, nagtutulak ng stroller ni Chico. And then, ang isa, naghahawak ng payong para kay Chico. And then, kay Chico at saka kay Kulit-Kulot. And then, Kuya Kahil was also walking with his backpack. Yung backpack ni Kuya Kahil, merong mga gamit nilang magkakapatid, like change of clothes. Then, merong few toys and few snacks. Kasi tag-isa kami ng backpack ni Kahil. Ako naman, I was just holding all the important documents, passport, at the same time, dala ko din yung backpack. Baby food, mga important gadgets namin, documents namin, and all. So, umakyat na kami ng airplane. Kami ng Philippine Airlines sa medyo unahan na upuan. And then, nung nakaupo na kami, meron talagang nag-check sa amin na mga Philippine Airlines staff ng aeroplano na, ma'am, are you comfortable? Ganyan, ganyan. So, they really made our flight so smooth and comfortable. And appreciate ko naman din talaga. So, ngayon guys, lumipad na kami. Fast forward, 2 oras kami sa Himpapawid. Iniisip ko pa yung Tagalog. 2 oras kami sa Himpapawid and then nag-landing na kami. Siyempre, hindi ko naman ini-expect anong mangyayari dun sa may NAIA Terminal 2. Basta ang alam ko lang, merong mag-a-assist. So ngayon, pagdating namin ng ano guys, paglanding namin ng Manila NAIA Terminal 2, pagbukas pa lang ng aeroplano, nung palabas na kami, meron na agad nag-aantay sa amin na staff sa labas talaga ng door ng aeroplano. So they were very nice and accommodating. Ma'am, hello. Ganyan, kamusta po? Kamusta yung flight ninyo? Ganyan, ganyan. And then after noon, ma'am, this way po tayo. So by that time guys, parang 3 or 4 na Philippine Airlines staff yung sumasabay sa amin. So, hindi ko naman talaga ini-expect ang ganun. Like I said, I never had that kind of treatment before. Ang gusto ko lang sana, mag-assist lang para hindi lang ako mahirapan sa mga bags. So, ngayon, paglabas namin ng aeroplano, merong nag-assist sa aming 4. Sinusundan kami or kasabayan naming maglakad. Nag-offer din sila ng tulong kung gusto ba nilang magdala ng backpack, ganun. So, pagdating namin dun sa may baggage area, dun sa may kung saan mo kukunin yung iyong mga bagahe, sinabihan kami nung nag-assist sa amin na Philippine Airlines staff, ma'am, you can sit down, we will just get all the luggages. So, sabi ko naman, okay, maraming salamat po. Siyempre, appreciative tayo dahil hindi naman basta-bastang tumayo ka dun, tas may dala kang 3 anak, aantayin mo yung bag. Eh di, kinuha na nila lahat yung mga bagahe namin. Maya-maya, lumapit na naman sa akin yung naka-assign na Philippine Airlines staff. Sabi na, ma'am, yung stroller na lang po yung hinihintay. Sabi ko, okay, sige po, okay lang naman. So, pinainom ko na si Chico Chico ng gamot. Kasi by that time, sobrang init na talaga yung pakiramdam niya. So, pinainom ko na ng gamot, binihisan ko na, and then nag-aantay na lang kami sa stroller. Nung nakuha na yung stroller, eto na yung nangyari. Nung nakuha ng stroller, sila na din mismo guys ang nagdala at ng mga bagahe namin at stroller papunta sa scanning machine. E di ayun, at na-scan na nila. So okay lang din sa akin yun dahil tinitingnan ko naman anong nangyayari. Maya-maya, tinawag na kami, ma'am, na-scan na po, let's go. So dinirect kami dun din sa scanning area. Dun kami nag-scan ni Kahil ng aming mga gamit, mga gadgets namin, backpacks namin, and everything else. Paglabas na, dun kami pinalabas sa para siyang special door. Hindi ko alam kung special door yun, pero never ko pang napasukan yung door na yun, guys. Paglabas namin sa door na yun, merong isang shuttle bus na nag-aantay. As in, buong shuttle bus. Ngayon sa shuttle bus, nakalagay na doon lahat yung mga bagahe namin. Bali, 6 na luggages, tsaka yung stroller. Tapos kami, si Chico Chico, si Kulit Kulot, si Kuya Kahil, tsaka ako, 4 kami. Tapos merong 4 na Philippine Airlines staff na nakaupo din sa bus. 2 sa harapan at 2 sa likod. So at that point, kasi yung aming international flight from Philippines to Entebbe, Uganda, is by Ethiopian Airlines. Ang Ethiopian Airlines po ay nasa Terminal 1. So, kailangan naming magbiyahe from Terminal 2 to Terminal 1. Pagdating namin ng Terminal 1, ganun pa rin ang kalakaran. Sila pa rin yung nagbuhat ng bag, nilagay pa rin nila sa cart. At the same time, talagang pinush nila hanggang dun sa may scanning point. Pagdating sa scanning point, okay na lahat, nakapasok na yung mga luggages, nandun na din sa loob ng Terminal 2, yung Philippine Airlines staff na sumama, and then kami na naman nag-scan. So pagdating namin doon guys, that was around 1:00 ng hapon, eh, 8:00 pa yung flight. So syempre hindi pa kami makapag-check-in. Ang magagawa lang namin, mabuti na lang at merong Jollibee doon sa may Terminal 1. So, sabi ko, sige, kakain na lang muna kami ng lunch. Nagpaalam na din yung Philippine Airlines staff na, ma'am, everything is now okay. Nandyan na po yung bagahe ninyo, andyan na po yung mga gamit ninyo, at saka yung stroller.
So, pag nag-clock in na lang po ng mga alas 6 ng gabi, pwede na po kayong mag-check-in kasi close pa daw yung counter. So, sabi ko, okay lang naman. Dahil perfect on that time, dumating din yung pinsan ko na taga Manila and she was able to assist us, help me with the kids. So, tumambay lang kami ng Jollibee hanggang umabot ng mga alas 5 or alas 6. Ayun. That's the end of Philippine Airlines moment during the time ng pabalik kami ng Uganda. Ngayon guys, gusto kong sabihin sa inyo at gusto kong malaman din ng Philippine Airlines na kami, in behalf of the Yigas, we are very grateful to you guys for reaching out, lalong-lalo na kay Sir Mac. Kung Sir Mac, kung nakikinig ka man, maraming salamat. I can feel that you are very sincere in reaching out to us. Ayan, maraming salamat din sa lahat-lahat ng mga Philippine Airlines staff na nag-assist sa amin. Simula General Santos City hanggang sa Manila na IA Terminal. Nang dahil sa assistance ng Philippine Airlines during our departure days or departure time sa Pilipinas, mas naging magaan yung experience ko. Kahit na tatlong mga bata yung dala ko, hindi ako masyadong napagod. Yung iniintindi ko lang yung mga bata. Na-save ko yung energy ko na nagamit ko sana sa pagbubuhat at pagtutulak ng cart, luggage cart. Pero hindi nangyari yon dahil nga nag-assist ang Philippine Airlines. So totally hindi po talaga ako na-stress sa aming pag-uwi. Question ko is, kwento sa akin ng asawa ko na during sa oras na nasa Philippine Airlines holding area siya, kinuha yung passport niya, which is okay. Kasi ang una mo talagang gagawin, kukunin yung passport, titingnan yung details. Pero binalik yung passport. Ang hindi ko maintindihan, bakit kinuha ulit ng Philippine Airlines staff sa holding area, dyan sa Terminal 2, yung passport ng asawa ko. Bakit kinuha ulit at hindi binigay hanggang sa umabot siya sa Terminal 1 departure para sa flight niya pabalik ng Uganda. Kasi kung kinuha niyo ulit, nag-mention yung asawa ko sa akin eh, during that time na tinansfer siya from Manila Terminal 2 to Terminal 1 na hindi niya hawak yung passport niya. Hinahawakan pa raw ng staff ng Philippine Airlines. Sabi pa nga ng asawa ko, baka mamaya pa nila ibibigay kapag kapalis na yung eroplano. So yung question ko sa Philippine Airlines ngayon is, bakit ninyo hahawakan? Bakit ninyo hinold? Kasi nung tinanong ko yung lawyer ko, ang sabi ng lawyer is walang karapatan ang airlines, ang kahit na anong airlines na mag-hold ng passport ng isang pasahero. Kung meron mang mag-hold ng passport, eto yung mga Bureau of Immigration Officers. And only kung meron silang kaso or violation. I'm sorry to say this, do not say na pinupush ko yung Philippine Airlines ha, na masama or something. I am asking to make everything clear, not only for me, but for all the passengers na pwedeng dumaan sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam nyo guys, wag nating isipin no, na binababa natin yung kapwa natin. No? Ang ginagawa ko dito ay para magtulungan tayo. Para ma-make sure natin na kung mangyari to sa inyo, alam ninyo kung ano yung tama at mali. At if ever man guys, na mali yung sinasabi ko sa inyo ngayon, pwede nyo po yung i-clarify or verify ninyo sa mga kilala or kapamilya ninyong lawyers. Like I said. Eto ha, tinanong ko rin to sa lawyer ko. Nakita na pala ng Philippine Airlines staff na in-approach ng isang immigration officer ang asawa ko dun pa lang sa transfer area. Nag-usap po kami ni Sir Mac. Sabi ko, sir, paki-explain po ng maayos. When you said that in-approach yung asawa ko ng isang female immigration officer, in-approach saan? So, sinagot ako ni Mr. Mac no, na in-approach sa may transfer area pa lang. So, nung nakita na ng Philippine Airlines na in-approach, for me, ha, iniisip ko, kung kayo nagtatrabaho sa airport, alam ninyo kung ano ang bawal at hindi bawal. Alam ninyo kung ano ang mali at tama. Ang nasa utak ko is bakit hindi sinabihan or bakit hindi gumawa ng paraan ang Philippine Airlines para matama yung proseso. Kasi kung ako yung Philippine Airlines at nakita ko na hindi pala tama yung paglapit ng female immigration officer sa isang passenger sa transfer area kasi dapat nasa cubicle lang sila, wala bang right ang Philippine Airlines na mag-mention sa
female immigration officer na yon na, ma'am, doon po ina-assess sa may cubicle. Meron po tayong policy na bawal po dito sa transfer area ang ganyang klaseng interview kasi dapat ina-assess po talaga yan sa cubicle. Kaya nga pinayagan na ng Philippine Airlines staff ang asawa ko na dumiretso kasi nakita na nila na kompleto lahat ang documents. Labas na ang Hong Kong doon, marriage certificate pa lang, pasok na yung asawa ko sa Pilipinas. Nung hinarang siya ng female immigration officer, bakit hindi nagsabi ang Philippine Airlines na, ma'am, hindi po pwede ang ganyan, baka po magreklamo yung passenger, madadamay po kami. So bakit walang ganon? So ngayon guys, ang ginawa ko, pumunta ako sa lawyer, tinanong ko yung question. Sabi ko, attorney, nakita na naman pala ng PAL. Wala po ba silang karapatan magsabi sa female immigration officer na yan na, ma'am, doon po ina-assess ang passenger sa cubicle. Kasi pag nagreklamo po yung passenger, if ever, madadamay po yung Philippine Airlines. Kasi transfer desk po ito or transfer area po ito. Hindi po ito cubicle ng mga immigration officers. So, ang sagot naman sa akin ng attorney is, normally, labas daw ang Philippine Airlines or ang kahit anong airlines sa mga kalakaran at mga gawian ng mga immigration officers. So ngayon guys, alam ko marami sa inyo, alam ko na maraming maaabot itong video ko. Please, kung meron kayong alam, i-comment nyo guys sa baba. Kasi ang sagot sa akin ng attorney, wala daw, labas daw ang mga airlines sa mga pinanggagawa ng mga immigration officers. Ibig sabihin, kahit na nakita na ng mga airline staff ang nangyayari at alam nilang mali, hindi sila makakapagsalita. So sana guys, right now, hindi ko nagugulo yung utak ninyo. Sana klarong-klaro. So like I said, kung meron man kayong comment or masasabi or meron kayong mga kilala dyan na Philippine Airlines staff, meron kayong family member, girlfriend, friends, cousin na mga Philippine Airlines staff, please let me know. Kung meron kayong kilala na lawyer, please let me know kung ano yung comment ng mga lawyer na kilala ninyo. Kung may kilala man kayo na Bureau of Immigration Officers, please let me know. A Bureau Immigration Officer who is sincere and concerned enough para mag-reach out at para ma-explain. Kasi pagkatapos nung last natin na content, wala pa rin nag-a-approach sa atin. Wala pa rin akong naiintindihan. Yes, naiintindihan ko dahil sa lawyer ko at dahil sa Bureau of Immigration Jensen na nag-explain sa akin, pero hindi pa rin ako nakakaintindi dun sa Bureau, dun sa female immigration officer na humarang sa asawa ko. Another question naman guys, maraming nagko-comment. Alam ko nabasa nyo din sa ating YouTube episode. Maraming nagko-comment ang nagtatanong at nagsasabi na dapat hindi daw ako nag-book ng flight. Number one, rebook po yung ginawa ko. Rebook po siya pero nagkataon na sobrang mahal kasi one way lang. At syempre, on that day na yung flight. So I had to pay 50,000 pesos. Actually, to be exact, 50,800 pesos for a one-way flight from Manila to Entebbe, Uganda. So yung another question ko doon is, sino ba talaga dapat yung bumibili ng ticket para sa mga ganyang cases? Is it the airlines? Is it the airlines who held the passenger? Or is it the passenger ang dapat na mag-rebook or mag-book ng flight? Kasi sa case ng asawa ko, meron siyang flights pabalik, which is 10 days na lang. Ay, flight na namin lahat pabalik, February 28. So, yun yung hindi ko maintindihan. Tsaka pabago-bago kasi ng ng sagot sa akin yung airlines. Hindi pwedeng magstay, kailangan lumipad agad, kailangan umalis agad ng transfer area. Tapos yung isang nakausap ko na naman ng staff sa holding area, ang sinabi na naman, pwede naman po, okay naman, pwede naman magpahinga dyan. So, hindi ko magets, ano ba talaga ang policy din ng Philippine Airlines holding area. Yung mga ganito guys, no, sana klaro sa ating mga passengers. Dumarami yung mga Filipinos na nagta-travel. Not to mention yung mga family, loved ones, at saka mga relatives ng Filipinos na hindi Filipino. In short, mga foreigners. So, sana maklaruhan tayong lahat dito. So, ayun guys, yung mga question natin about Philippine Airlines. Ngayon, nalaman na ninyo yung kanilang involvement sa buong sitwasyon na nangyari sa horror story naming magpamilya sa Pilipinas. To be specific, Manila, Naiya Terminal 2,
Ayan. Nalaman nyo na kung ano yung kanilang involvement after nung nakabalik yung asawa ko papunta dito ng Uganda. Kung paano nila kami tinulungan para maging smooth yung travel namin. At syempre, narinig nyo na rin yung mga questions kong natitira sa utak ko. And these questions are for Philippine Airlines. Philippine Airlines Company or mga staff or customer service. Ayun. Once again, guys, magantay tayo ng mga kasagutan. Magantay tayo ng mga updates. Sa lahat po sa inyo ng mga sumusuporta, huwag po kayo mag-alala. Sa lahat po sa inyo na patuloy na sumasama sa aking mga kwento-kwento, i-update ko po kayo kapag meron po akong email na natanggap sa lawyer natin. Again, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-press yung ating bell button para po updated kayo sa ating mga kwento-kwento. See you guys on our next episode.